nga ng nakamulatang tradisyon, ang sentro ng Santa Cruzan ay ang milagrosong Santa Cruz ng Pantalan. Taon-taon ay nagbibigay hugay o binibigyang parangal ng mga taga-barangay ang mahal na Cruz upang ito ay pasalamatan sa mga biyayang kanyang ipinagkaloob sa mga mangingisda sa loob ng isang taon. Nagsisimula ang pasayaw sa pamamagitan ng pagsundo sa mahal na Santa Cruz mula sa pinagkakaloklokan nito. Ito ay dinadala sa kapilya upang pagmisahan at pagkatapos ay dadalhin na sa mga naghihintay na deboto para isayaw. Ang pasayaw ay inilibot sa buong munisipalidad at idadaan din sa simbahan bago ibalik sa Pantalan Luma. Matapos maisayaw sa lupa, ito ay isasakay sa pagoda at habang nasa pagoda, ito ay muling isasayaw habang umiikot sa kailugan na sakop ng barangay. Matapos naman ito, ang Santo Cristo ay muling ibabalik sa kanyang tahanan. Okay, matapos po ang isang pasayaw at siyempre, at ito nga po pala ay nagtako sa isang pagoda na ibalik na sa kanyang tahanan ang mahal na Santo Cristo. Kasama po natin ngayon si Ate Juliet Fernandez. Ayan, siya po ang nangangalaga ng ating mahal at siyempre, milagrosang Cruz. Good morning, good morning, good morning, Ate! Good morning, Mixon! Good morning po sa ating mga kababaryo. Wait, teka, bakit hindi kaya ta sumayaw ngayon? Hey, alam mo na, pwede na siya, matasakot na yung mga tuhon. Pero naisayaw mo ba siya? Yes, naisayaw ko na siya. Okay, kahit paano. At least kahit paano hindi na rin nawala ang tradisyon ng ating mahal na Cruz. Okay. Ate, nung mawala ang iyong mother, ikaw na ngayon ang nangangalaga ng Cruz na ito. Ano masasabi mo? At syempre ngayon nga ay patuloy mong inaalagaan ang mahal na Santa Cruz. Alam niyo ba, napakagaang sa bibig na pagka po nilalaros natin ang aking kapistahan at sinusundo po ang ating mahal na Cruz, napakagaang po sa bibig. Pagkat ang ating pong Cruz, eh, marami po tayong napagtatanungan na napakamilagrosa po ng ating mahal na po ay mahal na Santa Cruz. Inihiram po ito ng mga ating gababari pagkayari po ng fiesta. Ihiramin nila mga 1 week or 2 weeks dahil lalo na kung may mga kahilingan sila. So pwede naman. Pwede naman. Pinapahiram ko naman. Okay. Kaya lang, ang ayokong mawawala sa tradisyon natin, yung susunduin siya ng mosiko sa umaga. Before mass, kailangan susunduin siya ng mosiko at pagbaba ng kusyon. Pagkatapos, susunduin dadalin ulit. Pagkasundo, dadalin sa bisita at pagmimisahan. Then, pagayari ng misa, iyon ang dadalin sa pasayaw. Okay. And then, hihahatid ulit dito. Ayun, pagkayari ng pasayaw, hihahatid sa amin dito, susunduin naman siya ng Hermana Mayor para dalin sa kung sino man ang Reyna Elena. Susunduin ulit ng banda mga 7 o'clock or kung kailan mag-uumpisa ang Santa Cruz, susunduin siya kasi siya ang dadali ng ating Reyna Elena. Okay. Okay. So, bakit ngayon hindi ikaw ay naging hermana para sa breakfast? Ay, kasi, nung nakakaraang taon, kasi almost 17 years akong nanungkulan din ng barangay treasurers dito sa atin sa Pantalan Luma. Duro, pagdating ng meeting, nasa napag-uusapan namin, yung meeting na kami ito sa fiesta. Basta yung automatic yun, sinasagot ko na talaga yung almusal. Ano yun, nearly yun, alam pagod yun. Kasi na-tradisyon na ng pamilya na namin yun ang pagsagot ng almusal. Kasi ang amo noon,
pagbaba ng cross, sabi na magbumula natin ang motto para sa pagbaba ng cross. Ngayon, this year naman, siguro, hindi alam nila kapitan na nagpapakaan kami ng Mosiko. Kaya siguro, mag-ano sila, hindi nila kami nasabihan kasi hindi nila alam. Ah, okay. Pero, siguro sa susunod na taon, kapitan. Hindi, madali na. Mabait si Kapitan, nakausap ko yun. So, teka, uulitin ko ang tanong ano. So, pagkatapos, ito, nandito na siya. So, mamayang gabi, ano ulit ang mangyayari? Mamayang gabi? Mamayang gabi, susunduin siya ng Hermana Mayo kasama okay. ng banda. At bababa okay. uli ang cross. Siya ang mag-aabot sa Reyna Elena. Sa Reyna Elena. Anyway, nako, maraming salamat ate sa iyong paunlak. At mamaya, ulitin natin, ito ay susunduin para sa Santa Cruzan. Ayan. Hindi ka ba sasama sa Santa Cruzan? Wala ka bang apo sasama sa Santa Cruzan? Next year, magagaya ka naman. Ah, okay. Next year. Parang sa may nabalita ako na magaganda raw ang gagaya ka ngayon. Pero walang artista. Walang artista. Mainam naman. Kasi ayoko pa nung may artista minsan eh. Sabihin natin na nababastos ang ano ang... At saka hindi nakikita yung kagandaan ng pagkapag ka lang. Tingnan mo na ang kayo na nga nagsasabi. Maraming nagsasabi. Ang gaganda ng ating... Gagayahan. Ang gaganda ng mga ginagaya ka ngayon. Wow! Ayan mga taga-Pantaleño, magaganda raw ang anak nyo. Mamayang gabi, titingnan natin. Malay mo, may ma-discover ako. May mga kilala akong producer. Gawin nating artista ang anak nyo. Marami na akong nagawang artista. Okay, ulit. Maraming salamat ate at Manu po. Thank you.
Hindi nga nagpatinag sa banta ng malakas na ulan ang mga organizer ng Santa Cruzan. Ito ay kanilang itinuloy upang maisagawa lamang ang isang tradisyon. Sentro ng Santa Cruzan ay ang mahal na krus ng Pantalanluma. 20 nagkagandahang kababaihan, kabataan ang inayakan upang magsilbing sagala sa ginanap na Flores de Mayo sa gabi ng kapistahan. Suot ang mga puting gown na sumisimbolo sa pagiging inosente ng mga kababaihan. Umakad ang mga nagkagandahang sagala. Bakon ang mga matatamis ng ngiti habang lumalakad sa mga mapanuring mata ng kanilang mga kababari.
Dahil nga sa umulan na bago nagsimula ang Santa Cruzan, nawala na sa tamang wisyo ang Flores de Mayo ng Pantalan. At dahil sa kapasyahang wag na marahil maglagay ng mga escort tulad ng Constantino na dapat umaalalay sa mga dilag, ay nagkanya-kanya ng alalay ang mga kaanak ng mga sagala na tumayong escort ng kanilang mga kaanak at kaibigan. Kanya-kanyang payong, kanya-kanyang paypay, kanya-kanyang bigay ng tubig, kanya-kanyang hawak sa damit na naging malaking eyesore na nakadungi sa dignidad at pagiging taimtim ng Santa Cruzan. Kitang-kita ang mga escort na may dalang payong, na ang ilan ay naka-shorts at naka-sando, ang ilan naman ay naka-duster. Pinayagan ding makapasok sa loob ng hangganang ilaw ang ilang mga usyoso at pumapasok upang makipagkwentuhan sa mga magulang ng mga sagala. Subalit, sa kabila ng lahat ng mga negatibong komento ng ilang mga manonood, naging isang tagumpay ang nasabing Santa Cruzan. Mabuhay ang Pantaleños! Mabuhay ang Santa Cruzan! Mabuhay ang Pasayaw! Mabuhay tayong lahat!
Ayan, okay. Ngayon naman po ay kasama natin si Ma'am Anita, ang pinaka-ermana mayor ng Santa Cruzan dito po sa Pantalan Luma. Ayan, magandang umaga po, Ma'am. Magandang umaga naman. Ayan, eh. Kumusta naman po kayo? Ayos lang. Teka muna, kayo po ang ermana mayor ngayong taon. Oo. O, ano po ang pakiramdam at kayo po ang ermana mayor? Masaya. Talaga, lagi niyo po bang ginagawa ito? Pangalawa na. Ah, pangalawa. Kailan po yung isang... Matagal na. Pero teka muna, ma'am, paano yan? Nakasama ba kayo sa pasayaw? Kasama ako po sa hanggang huli. Sumama pa kayo? Oo. Kaya nyo pa po kaya yun? Pa. Pero dati na po ba kayong sumasama sa pasayaw? Dati na. Teka muna, as ermana, ano pa po ang gagawin nyo ngayon? Sa akin ang ermana, sa gala, Irene Elena. Ah, kayo rin po pala yung sa saga. Kayo na rin mo namamahala noon. Naku, ang dami naman nyo palang tungkulin. Eh, mga ilan po ang mga sagala nyo? Magit 20. 20? Magit 20 eh. Okay. Eh, yung pong mga musikero, so, ibig sabihin kayo po magpapakain. Dito kumain kanina, tanghali. Tanghali. Eh, umaga sa inyo rin? Hindi. Pananghalian hanggang hapunan nyo. Ah, okay. Pananghalian hanggang hapunan. Naku, ma'am, masyado yata magastos yun. Gastos nga. So, pero masaya naman. Masaya naman. Masaya naman. Kahit na sabihin na nagagastosan. Ah, ba't kayo nahirapan? Hindi sa trabaho yung... Correct. Eh ma'am, teka muna. Sino naman ang katuwang ninyo dito sa paghahanda ng mga... Wala, solo ko lang. Solo niyo? Walang tumutulong sa wala. Inyo? Baka pwedeng magmano. So, ibig sabihin, dito po sa pagpe-prepara, pagluluto, sino po mga kasama nyo? Ayan, si Tom. Tsaka si mga Tom. Anak ko. Yung mga anak nyo. Ilan po ba anak nyo? Siyam. Sipag pala ni, ni Sir. Siyam, patay na isa yun. Patay na isa. Ah, okay. So, yung isa po doon ay ang ating kapitan ngayon. Oo. Ah, okay. Kaya naman pala mabait yung anak nyo kasi mabait kayo. Ah, saan po si Tom? Tom. Okay, Tom! Nasaan Tom, si Tom? Tawag ka na rito. Oh, ayan. Para matanong naman natin siya, ayan. Siya po ang kasama niyo ngayon sa ano? Siya nagluluto. Siya ang nagluluto. Ba, masarap po ba siya magluto? Masarap. Pwede po bang tikman? Pwede. Okay, nako to. Maraming salamat. Ay, kumusta naman ang preparasyon? Okay naman po. Pagod lang. Nakasayaw ka ba? Hindi nga po eh. Bakit? May niluluto pa po. Ilan po tahi mo ba? Ano lang po yan? Bali, anim. Anim? Pera po yung seafoods. Seafoods. Ah, ibig sabihin talaga hindi mo sinama yung seafoods sa putahe mo, ha? Hindi na. Wow naman. Sa akin yun na yung putahe, okay na yun. Teka muna, ang sabi ni ma'am, kayo ang nagpakain sa musikero. Opo. So mula lunch hanggang dinner, pakakainin niyo. Alam ko po yung dinner po kay Cap Nono. Yan din. Yun din. Pero dito rin po yun. O kaya nga, senyori, dahil anak ko si Cap Nono. Opo. Okay, ikaw naman sa'yo, Tom. Ano sa pakiramdam at kayo ay ermana mayor ng kapistahan natin? Alam po, masaya naman po yung pakiramdam namin kahit pagod. Correct. Gastos. Oo. Eh, nasa taas naman po yan eh. Tama. Saka masaya po si nanay sa ganyan eh. Ayan, sa bagay. Eh kung halimbawa, magpatuloy itong, siyempre, kapistahan natin eh. Next year ba? Feeling pa rin kayo. Yung plano ko sa next year, ako pa rin kami pa rin po yung... Kumpapalarin. Kumpapalarin po, kami pa rin po yung... Bakit pong kumpapalarin, namimili po ba sila? Minsan po, mayroon may gusto, baka sabihin naman po. Ah, okay. Oo nga naman, oo. Naku eh, ang gastos. Pero kung kami po yung masusunod, gusto po namin. Okay, right. Na taon-taon kami. Actually kami noon, except this year yata, breakfast. Yung sa mother ko noon. Kami nagpapa-breakfast. O, minsan naman lunch din, pero isa lang. So, ewan ko hindi, bakit hindi nakapagpa-breakfast ngayon yung kapatid ko. So, ito pong kapistahan naman natin. Tatanungin ko naman po kayo, gaano po kahalaga sa inyo ang pista ng krus? Mahalaga. Mahalagang mahalaga. Bakit po? Dahil tradisyon na yun eh. Correct, tradisyon. So, itong tradisyon na to ng pakipista ay siyempre ipinamamana nyo na sa inyong mga anak. Oh. So, ikaw naman, ano naman masasabi mo ron? Masaya po ako pag ako po nagpatuloy nito. Correct. So, talagang ipagpapatuloy nyo ang tradisyon ng pamilya. Kasi po, parang masarap po sa pakiramdam yung ganito kahit pagod. Correct. So, bagay ako, nag-cover lang ako, pagod na pagod ako. Wala naman ang tiyan ko, pumbudi puro tubig.
Pwede ko po bang tikman ng handa niyo? Pwede. Pwede po ba akong kumain? Pwede kumain. Okay. Pumino. O pwede po bang take home na lang? Pwede. Hindi, biro lang po yun. Magsasyaron ako, pwede po? Pwede. Nako, pwede po. Ano po bang handa niyo? Gusto ko po kasi sa lahat ng handa ay kare-kare at saka dinuguan. Ayun, meron. Sako, meron. Ah, meron kayong kare-kare at saka dinuguan. Pwede po bang matikman? Pwede. Sino po ang nagluto? Ako po. Ah, okay, sige. Titikman natin ang luto mo ngayon. Oh, ano, punta na tayo. Okay po. O, sige nga, tikman natin. Naku, tikman. A few minutes later. Ayan, naku! Lahat po pala, ma'am. Favorite ko lahat ang inyong niluto. Meron po kayong seafood. Ayan, so pero hindi kasama yun talaga. Kayo naman sobra. Eh, sa akin, yun na yun. Handa ko eh. Okay, ito po, kare-kare. Naku. Naku po, amoy pa lang. Ang sarap na. At ang paborito ko sa lahat. Ayan, ang dinugaan. Oh, sino ang nagluto nito? Ako po. Ikaw, lahat? Meron akong catering. Pwede ka bang kunin cook? Ako po. Oh, chef. Talaga, kasi ako masailan din ako sa pagkain. Kaya nakotitikman ko ang inyong putahe. Siyempre, hindi na ito kasi yan din naman talaga luto na katulad nito yan. Favorite ko talaga sa lahat, alam mo, kare-kare at saka dinuguan. Ayan. Titikman natin ang luto mo, kung makakapasa, kung pampiesta ba talaga, at siyempre, pag hindi, Sharong Cuneta. Okay, ito yung... Ano favorite mo? Ah, galing nga. Favorite mo rin. Okay, titikman ko to. Ito yung dinuguan. Ano to? Anong made tong dinuguan mo? Ano po yan? Laman loob po ng baboy. Wow. Tumak ko nga. Yung dugo niya, baboy din. Ang sarap. Tamang-tama yung asim niya. Tapos, ang lambot ng karne. Ano ito? Minicrobe? Ay, inano mo? Ay, paano palambot? Pressure cooker. Ang sarap niya. Ito na lang. Ito na lang. Ito, titikman natin. Ito naman, kare-kare. Mahilig din ako magluto ng kare-kare. Sa kare-kare, ano ginamit mo? Laman po ng baka. Oh my ito, God. Baka, oh my God. Tuwalya, ito? Laman. Laman to. Oh my God. Parang bahala na sa diet. Titikman ko na lang. Yan. Ito ang laman. Okay ngayon, ma'am. Ito na ang pinaka-favorite ko sa lahat. Pero di ba dapat may bagoong to? Apo, yan ah, yung pala yung bagoong. Nako, titikman ko to. Ito yung talagang pinupunta ko sa mga handaan, sa mga piyesta. Sino nagluto ng bagoong? Ako rin po. Hindi mo binilin sa ano? Sa ata. Okay. Ha? Sariling gawa. Kayo rin ang ano? Di ba kayo? Lagang po yung... Ah, okay. Kasama pala kayo doon. Kasi one time na i-picture ko yung si ano, pangalan nito. Si Alba po. Si Alba. Yung kanyang... Ang lambot. Ang harap. Dapat to, ma'am, di nasa ginagamitan ng ano, no? Ng kanin. O, isa pa, ha? Ang sarap. Ikaw nagluto lang yun lahat ito. Alam po sa itsura mo eh, marunong magluto. Pwede naman, ikaw naman. Sige. Wala akong masabi. Ang sarap ng luto mo. Ako. May kanin ba kayo? Baka naman pwedeng pahingi ng kanin. Ayan, ako po. Ako po ay talagang, eto, talagang walwala na to. Talagang sorry sa inyo. Talaga pong ako kakain po talaga, ha. Pasensya na kayo. Nako, nakakahiyaman pero talagang... Happy ang piyesta. Eto na, uunahin ko na tong kare-kare. Ayan. Later. Ako, thank you very much. Ako po ay busog na busog. Hindi ko alam kung paano ko tutunawin itong pinakain nyo sa akin. Natikman ko alimaw, meron kayong sugpo, meron kayong kare-kare. Ano yun?
Kadili ba yun? At saka itong favorite ko sa lahat yung dinuguan. Ako, thank you very much. Mas natikman ko rin ang European sariwahan. Ito sila makakabol. Ito eh, papaunin ko hanggang sa pag-uwi ko talaga sa Maynila. Very, very delicious. Ayan. Thank you very much, Tom. At sa inyo, ma'am, sana makita po ulit tayo sa susunod na fiesta. Nagalan po, sir. Meron pa po kayo titikman yung dessert ni Nanay. Dessert? Oh, wala na yata akong paglalagyan. Wow! Leche flan. Tapos? Gelatin po rin Nanay. Gelatin. Naku, paano ba yan? Busog na ako. Ba't ang laki mo naman mag-iwa? Mas marami po eh. Wow! Teka, sobrang laki ito! Ati tayo! Ati tayo! Ayan. Alam mo, sa totoo lang, wala na akong paglagyan. Ayan. Ayan po yan. Si ma'am, teka, bibigyan ko rin si ma'am para matikman yung sarili ng buto. Oo ka, naman. Bakit ka lang? Ayan. Itong leche flan, pwede na natikman mo. Ayan. Ako naman talagang busog na ako. Kayo po lahat ang nagluto nito? Ito po si nanay po. Dessert. Talaga. Special meeting na talagang dessert. Okay. Hindi po naman wala sa kanya yan. Okay, ito po natin. Pansi Aron. Ito, tigman natin ang leche flan. Lang kayo lahat nagluto nito? Pero ba, hangon na rin siya sa pagiging chef ko. Papasok po kayo sa kanya. Meron po akong catering. Ako, ang sarap. Kaya parang nauwiwili, ang dami yung basinta. Siguro tayo nang dinadalo, ang dami. Sarap-sarap po. Hindi ko maisip kung paano kung nangyutupo namin lahat ito pinagsama-sama ko sa patawan ko. High blood ako. Pero meron naman po ako. High blood tsaka ano, diabetes. Ayun ang problema sa matahakaw. Anyway, ako. Maraming salamat po at talagang ako po ay nabusog mula dito hanggang dito ang pagkain ko. Pero ang masarap po din kasi. Napakasarap po ng pimen dulo. Kaya pala kabalitaan, pag kayo ang Hermana Mayor, marami kayong nabubusog na tao. Thank you very much. Nako, salamat. Kita salamat din po sa Professor Dino. Walang problema yon. Okay, ma'am. Nako, salamat po ulit. Maraming salamat. Sana sa pag ako pinasaw kayo ang Hermana.